Alam nyo mga parikos at parikos, no? Pag mahangin, itong bell tower na ito ay may naririnig tayong mga ugong, no? Parang may umuugong dahil doon siguro doon sa hangin. So makikita natin na parang hanggang dito sa baba narinig natin yung ugong ng hangin. No, ayan, yung nakikita ninyo na tayo ay papunta, no, doon sa may bandang likuran. At ito patungo tayo. Ayun yung bell tower, no, nakikita natin dito. Mga parikoy. Ayan, marikoy. So ayan po ang bell tower. Saka sa kasalukuyan ay umaambun na, mga parikoy and marikoy, kaya bibilisan ko na itong aking paglalakad, no. At at least ayan. So kung makikita natin from the outside, nasa mataas tayong lugar tayo, no. So ganun kataas itong Santa Maria Church. Okay, so ito mga parikoys and marikoys, no. At ayan. Oh. At so makikita natin talaga, no, yung pagkaluma ng simbahan nito. So ito yung likod ngayon, no, ng simbahan. Ito yung ayan, okay. Ayan, so ito yung daan papunta doon sa altar, no? Ayan, at saka yung Office of the Translation, Transaction, no? Parang ito yung pinaka-office nila. Ayan, so ayan, mga parikoys, no? Ayan, mga parikoys, no? So ito makikita natin, no, kung gaano kaluma, no, yung ito yung hagdan. Hindi ko lang kung saan patungo ito, no? Mukhang private kumbento, no, parang kumbento nakalagay, no, mga parikoys and marikoys, no. Ito, no, kumbento po yan. Ayan, no, makikita natin, bibigyan, ayan, taas pa yan, no. So ganyan po yan, no, ganyan siya kaluma, no, mga parikoys and marikoys, no. Ayan, ayan, so ito po tayo. At ayan po siya, mga parikoys and marikoys, no. Likod ng Santa Maria Church, no? Ayan. Ayan, no? At dito, meron na namang markings dito. Ayan, doon ang nagpapatunay na ito ay UNESCO marker nakalagay. Ayan. No? Ayan. UNESCO marker, no? So, ayan, mga parikoys and marikoys, no? At nakita natin ang isang makasaysayang Santa Maria Church, no, na in-acknowledge ng UNESCO, no, noong at ngayon ay good morning po. Ayan po yung mga nagsisimba dito sa atin, no. Lahat ng nagsisimba, no, naka-face mask, no. At may mga social distancing na kanina ko pa pinapakita sa inyo, mga parikoys and marikoys, no, kung gaano kadisiplina yung mga tao rito, no. At ang simbahang Katoliko ay maganda naman yung pagka-implement ng disiplina kahit do sa loob. No, ayan. So ito yung pinaka-comfort room nila dito. Nandito sa gilid na ito, mga parikoys and marikoys, no. Ayan. So hinano ko lang, nasa likuran po ng simbahan ito, kaya kahit na may mga dumating na sasakyan, hindi po naiistorbo yung mga nagmimisa, no. Kung mapapansin niyo, magkaiba ito sa mga iba simbahan. Yung mga iba simbahan nasa harap yung kanilang mga parking lots, pero dito ay ayan po, no. Ayan, so ikot tayo, bago tayo mag-e-end. Ayan, okay. So ayun na po, mga parikoys and marikoys, dito po nagtatapos ang ating adventure dito sa Santa Maria Church, Santa Maria Ilocos Sur, no. At ayan, so muli sa lahat po ng hindi pa nakasubscribe sa ating channel, mag-subscribe lang po kayo at mapapanood nyo lahat ng ating mga adventures, lalo na dito sa may gawing Ilocos Sur at Ilocos Norte. So yan po ang ating pupuntahan itong mga darating na araw, no. Titingnan natin pati yung mga tourist attraction, saan ba nangyari ngayon itong panahon ng pandemic. Ayan. Okay po, so mga parikoys and marikoys, muli maraming salamat sa inyo, no, at sa pagantabay ninyo dito sa aking channel. Bye bye. Mga parikoys and marikoys, no, at parang pag kumalimba ng simbahan, so ibig sabihin, ito yung start ng panibagong misa.
So ito na tayo ulit, no, para doon sa tayo ay habang hindi nag-i-start ang misa, no, mga parikoys and marikoys, kukunan po natin yung loob ng simbahan, no. At ito makikita natin, no, pati sa simbahan ay meron sila sinusunod na mga health protocols, no. Ayan, mga parikoys and marikoys. Ito yung makasaysayang simbahan ng Santa Maria. Mamaya papakita ko sa inyo yung mga markings, no, kung paano ang as usual tulad ng mga ibang churches, no, makikita nyo ang laki ng mga poste. At sa mga poste na ito, may mga markings na kung sino yung mga namatay dito sa simbahan na ito, no. Ayan. Okay, so tayo ay kukuha lang muna ng temperature. Wala. Ayan, so bago tayo tutuloy, mga parikoys and marikoys, magche-check muna ako ng temperature. 36.2. Ayan. So pwede po akong pumasok, 36.2 lang ako, no? Park po ng aking ano, na binablock na itong buong rocos. Ayan. Sige po. Ayan, so after yun, itong gusto kong pakita. Ayan. So after po ng isang misa, mapapansin ninyo, mga parikoys and marikoys, no, meron po silang disinfection na ginagawa ang simbahan dito. So kanyan po kahigpit na kung saan ay talagang sinisiguran la na lahat ng pumupunta sa kanilang mga simbahan ay safe po. Sa lahat po ng simbahan, hindi lamang po dito sa Ilocos Sur, kung mapapansin nyo kahit sa ibang lugar, ahang Katoliko. So mapapansin po nyo yung nag-i-spray, no, for disinfection, pagkatapos po ay may mga kasunod silang nagpupunas doon sa mga upuan. So kaya nga lang, ang ano ko rito, kaya bihira po ako magsimba rito kasi puro Ilocano misa nila. Hindi kagaya ng Kandon. Ang Kandon po, meron siyang English sa umaga, no? At sa Narbacan, meron din. Yan yung mga ano. So, ayan po, mga pare ko. So, makikita po ninyo mga pose nila rito. Parang doon sa pinakita ko sa inyo, yung Kandon, no? So, ito po, alam nyo, merong taga-Tarlac dito na namatay din na naka-ano rito. Ito ay taga Pimotea Domingo. Kailan namatay ito? Ayan po, no? Ayan, so ayan po, meron din po rito, meron ako rito dati nakikita na yung mga madre taga Tarlac, no, na dito rin sila nag-serve Domingo. Ayan, ayan po. Ayan, okay, so ayan po. Diba? Ayan po, ayan, ayan, okay. So ito po yung pinaka ano ng simbahan, no, at tayo po muna ay magbibigay ng paggalang sa altar, no? Ayan po, at so ito po ay hindi siya kagaya ng Kandon na church na mas malaki, no? At pero ito ay mas makasaysayan kung ipakukumpara natin doon sa Kandon church. Parang ito ay noong unang panahon, no, dito nagtago yung mga ibang hinahabol ng mga prilemo, no? Naging ganito. Ayan. So, hindi na po tayo. Ayan po. Opo, ganyan po kahaba mga simbahan dito. Ganun kalalaki. Mga parikoys, no? Tapos na kaya siya rito. Ayan. So, habang nagpupunas po sila, at sasabayan ko, nag-disinfect, no? At ayan po ang Santa Maria Church. At meron po kayong mapupuna, no? Yung mga chandeliers nila rito ay lumang-luma, no? At at meron ako ipapakita sa inyo, no, dito sa banda rito, no. So ayan po ang loob ng simbahan ng Santa Maria Church. Isang makasaysayang simbahan dito sa Ilocos Sur. No, kung makikita po ninyo, ito ay na-preserve pa rin po nila, no, yung pulpito. Yung pulpito ng simbahan, no. At so kung makikita po natin dito, mayroon po silang simbahan ay preserve nila. Maganda ng kanilang altar, no. At ayan, so magkakaiba po dito sa loob ng altar, no? Ayan, so ayan po, nando sa ano. Ayan, so ayan, okay. So tayo po ngayon ay nandito sa altar, kaya nga po tayo ay hinalang po natin ang ating boses. At siyempre, bilang respect po doon sa ating altar, no? Ayan, so Santa Maria Church. So kung mapapansin ninyo, no, may mga ano na, so may mga tawag dito, monitors. Ayan po, ito po yung pinaka
Ito yung sinasabi ko sa inyo, no? Yung close up natin, no? Yung pulpito kung tawagin nila noong unang panahon, no? Pero ngayon yung mga simbahan ay halos wala na mga ganito kasi yung homily, no? Ng pare, yung pinaka-sermon ng pare ay doon na sa altar mismo ginagawa, no? So ayan. So ayan po siya, no? Mga pare ko and mare ko, no? Ayan. Ayan po. At so tulad na sinabi ko sa inyo kanina, no? Pagkatapos po ng misa, no? Pagkatapos po nung nag-spray, nung nag-disinfect, no? Meron naman silang mga ayun po yung pinaka-quarter loop nila, no? Ayan. So meron naman po nagpupunas, no? For para sa disinfection, no? So ayan po, ganyan po ka. So kung mapapansin po ninyo, nandoon sa labas yung mga church goers, hangga't hindi po natatapos yung disinfection, hindi po sila pwedeng pumasok, no? Ayan. Ayan. So ayan po. So makikita po natin, ayan, no? Itong mga kabataan, no? Ito yung mga kabataan dito na nagse-serve sa simbahan, no? At sila ang siguro mga Knights of the Altar ba kayo? Ayan. So mga Knights of the Altar, no? Ayan. Sana lahat ng mga Knights of the Altar ganito kasi sipag, no? Ayan. Natawa. Meron kasi pagkatapos ng misa, nawawala na sila, no? Gusto lang nilang mag-serve sa bilang Knights of the Altar, pero sitong mga ito masisipag talaga. So kung mapapansin po ninyo, no? Hindi po basta-basta pumapasok yung mga church goers dito. Ayan. Teka, ipapakita ko muna sa inyo yung choir loft. Yan, ang luwag po ng choir loft. So lahat po ng mga simbahan dito, may mga nasa second level yung ano na, yung mga choirs nila, no? Yung mga kumakanta, no? Ayan. Ayan po yan. Okay. So ayan, mga parikoys and marikoys, at tayo ay so makikita ninyo, no? Lahat ng church goers, nililista muna nila yung kanilang mga pangalan, no? Tapos doon, dadaan sila doon sa pag-check nung sine-check yung temperature bawat isa ng mga pumapasok dito, no? At yun, lahat naka-face mask, hindi ka pwedeng magsimba kung hindi naka-face mask, no? Ayan. So, ayan po. At kung mapapansin po natin, yan, sinusulat pa nila yung mga contact, para sa contact tracing, no? At talaga pong sinusunod po talaga, no, ng simbahan, no, ang mga health protocols na pinasusunod ng ating batas. So ito na po, tayo ay lalabas na po at pupunta sa may labas naman. So ayan po, at tayo po ay lalabas. Ayan, so okay. So dito naman po makikita naman po dahil sa isang markings, no, nakalagay po siya rito, didikit natin ng konti. Ayan, so ang simbahan ng Santa Maria po ay kabilang sa National Historical Institute na itinayo noong 1982, no? At ang simbahan ng nakalagay po dyan, no? Ayan, ang simbahan ng Santa Maria original na itinayo ng mga paring Agostino bilang kapilya ng Narbacan, naging isang parokya noong 1769, mga pare ko, no, naging parokya ito noong 1769 na ang patrona ay Nuestra Señora de la Asunción. Muling ginawa at nilagyan ng tore noong 1810, no? Naging pansamantalang tuluyan ng mga misyoneryong nagtutungo sa Abra, binago noong 1863, at ang dalusdos ay pinaligiran ng malalaking bato. Muling ipinagawa ni Padre Lorenzo Rodriguez ang simbahang bato sa bisa ng kautusan ng Pangulo bilang 260, 1 Agosto 1973 na sinusugan ng mga kautusan bilang 375, Binero 1974, at bilang Hunyo, pinahayag ng pambansang palatandaang makasaysayan. So, yan po ang Santa Maria Church. So, yan. Okay. Dito tayo sa side na ito, pupunta tayo rito, no? Ito yung bell tower. Muli, mga parikos and marikos, no? Tayo gigilid dito sa simbahan, no? At titingnan natin, no, kung ano pa ang makikita natin dito sa gilid na simbahan, sa likod. Tayo pupunta sa may likuran, mga parikos and marikos, no? Ayan. Okay, so ito yung gilid ng bell tower. Ayan, hanggang itaas. Ayan, okay. Okay. Ayan. No, at makikita natin, no. So makikita natin, no, may
pati yung mga naglalakad na magsisimba, ayan, mga parikos and marikos, no? Isang grupo sila, pero ayan, ayan, mga may social distancing, no? Sinusunod nila. Pag, mukhang maganda ang disiplina ng simbahan dito, dahil pati yung mga nagsisimba ay nagso-social distancing at sumusunod. May mga ano sila, no? May mga tawag to, may mga face mask. Ayan. Ayan po. At so pansamantala mga parikoys and marikoys, dito na tayo at tatapusin na muna natin ang ating pagbibideo at ito at bababa tayo dito sa Matarik. Mahirap naman po kung nagbibideo tayo habang bumababa, baka mamaya tayo ay gumulong naman, no? Dito sa pagbaba natin dito sa Matarik na hagdan nito. So muli mga parikoys and marikoys, no? Makikita-kita tayo muli doon sa mga susunod nating mga adventures. So